Yan, good day mga boss. Galing kami sa car meet, Sentra Club Mindanao, at hinatid ko yung utol ko dun sa airport. Ayan, umuwi siya ng Cavite. Tinest drive ko rin itong ginagawa natin na sasakyan. Wala naman abirya. Ang problema nung pagbalik na, kasi nakababad ko ng andar, naiinitan kasi yung mga bata. Ayan, kasama yung mga kaibigan ng anak ko. Ayun yung anak ko. Ayan. Nag-overheat. Medyo tumaas yung temp niya dito. So, inano ko muna dito sa overview. Ayan po, dito sa may hilltop. Ganda talaga dito sa Davao. Pag gusto mong mag-relax, punta ka lang dito. Pag-gabi, tambay. Andyan lang ang diversion. Galing ako sa diversion, pauwi na kami. Umikot lang ako dito para i-check siya. Dahil tumataas yung temperature niya. Bago naman ang radiator. So sabi ko baka may pumutok na hose o kaya hindi umaandar ang radiator fan. So tinignan ko naman ang radiator fan. Gumagana. Okay silang pareho. Pag ganito po, medyo ito yung mga mahihirap na ano sa mga biyahe, mahabang biyahe o kaya kahit na yung mga city driving din. Pero at least kung sa city man, pwede natin itabi agad tapos maraming gagawa. Di katulad pagka naglo long drive tayo, lalo sa mga probinsya, mahirap. Hindi tayo makakachempo ng mekaniko. Lalo sa bandang bukid nun po, mahirap ang ano dyan, ang daan. Puro bundok, wala ka talagang shop na machichempohan. Kain muna kayo dyan, oh. Ngayon, inaano ko sila, kawawa. Oh. Pero saglit lang to mga boss. Pinapalamig ko lang. Dahil lang nakita ako sa kanya, ay, itong bypass hose niya, naglilik na. So may sumisingaw sa kanya. So titignan natin, hindi nakaipit maigi to. Ang problema, nag-test drive ako, akala ko yung tools na dadalhin ko dapat, nadala ko lahat. Ang nadala ko lang ay mga pantono, tapos screwdriver, flat screw, tsaka wrenches. Ang problema, naiwan ko yung long nose, tsaka yung ply. So wala akong pang-ipit dito. So pinapalamig ko muna siya. Then iipitin ko kung ano man pwede nating magamit pang ipit dyan para lang maitulak natin doon pa loob. Para wala siyang leak, wala siyang, hindi siya magkaroon ng air pockets para hindi mag-overheat. So yun po, yan ang mga abirya na pwede nating maranasan sa kaka-test drive natin. Pero at least sa akin siya umabot. Kaya kung nga po tine-test drive yung mga pinapagawa sa akin bago bitawan ay para lumabas sa akin kung ano man yung dapat lumabas na issue. Ayan, so kinukondisyon pa natin siya pero almost okay na siya, okay din ang charging. Actually okay naman ang cooling system niya kasi na-drive ko na rin to dati. Pero yun nga, may abirya na nangyari. So etong dito sa may bypass hose niya, tumataga, sumisirit ang tubig dyan. So yun po ang naging cause niya ng pagtaas ng temperature niya. So aayusin lang po natin yan. Ayan, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga na-encounter natin na abirya pag nag-test drive tayo. Ayan, pwede rin matirikan, pwedeng maflatan ng gulong, yung mga ganun ba. Tapos hindi tayo ready tulad nito yung tools natin Hindi ko nadala lahat. Pero gagawa na lang natin ng paraan. Pinapalamig ko lang siya. Tanggalin muna natin yung pressure niya para hindi tumalsik sa atin yung tubig. Ayan. Tsaka para hindi niya itulak yung hose pagka inipit na natin yung lock niya. Pag may pressure na po yan, magkakaroon po yan na yung parang humuhuni, nagwi-whistle o parang yung yung gumaganon, parang may gripo o ano, may hangin na nakakalabas. So ibig sabihin po may pressure na nanggagaling dito. Hanapin nyo lang po kung saan yun at eto nga ang nahanap ko dito. Kita nyo ang liit lang yan, no? Pero magkukos ng overheating yan. So ayan po, higpitan lang natin, then balik na tayo sa drive pa uwi. Lagi po kayong magdala ng tools, hindi katulad ko na hindi kompleto yung tools kasi iba-ibang sasakyan yung tinetest drive ko, nagkakahiwa-hiwala yung tools, nire-ready ko lang kung ano yung dadalhin ko kaso may mga naihiwan tayo, lalo busy tayo. Ganda ng tinigilan natin, no? Ang kakatakot lang dito. Yan, overview ng Davao. Napakaganda. Yan, pwedeng tumambay sa gabi mga boss. So gawin ko na po ito para makauwi na rin kami. So eto mga boss, nag-overheat ulit. Dahil wala tayong pang-ipit talaga doon. Ginawan ko lang ng paraan at malakas masyado yung pressure. Pag mainit na po, yung pressure build up, malakas po. Kaya sinisirit niya yung tubig. Migil ako sa isang tabi nung na-under ko na. Buti may nakita akong tao na nakatayo sa labas. Mabait naman si Bossing. Shoutout sa'yo Bossing kung sino ka man. Ayan, banda dyan sa may Diversion Road. Ayan, naitakbo ko konti. Nag-overheat na naman. Naalala ko na nabawasan siya ng tubig. Siguro marami talagang nawalang tubig habang tumatakbo kasi syempre sumisirit. Mag-iinit nga po talaga yan dahil puro pressure na po yan.
So ang ginawa ko, itinigil ko muna ulit dito. Lumayo po ako sa may diversion. Pumasok ako dito sa may bangkal na yata ito. Dito sa may Davao po ako, ha. Tinignan ko, pinalamig ko muna, tapos binuksan ko, and wala talagang tubig. Hindi naman po natin agad pwedeng buksan tong radiator cap pag nag-overheat. Pinahinga ko lang po sa konti, and drenive ko, okay din naman, okay pa rin naman siya. At yun nga, tumataas lang yung temp, so patigil-tigil lang ako. Kasi malapit-lapit naman na yung uuwihan ko dito, tsaka dire-diretso naman ang biyahe, so drenay ko, baka kaya naman niya. Yun na pa ang isa, hindi ako nakapagdala ng tubig. Yan, humingi lang ako doon, nilagyan ko tong reserve dahil nga hindi natin pwedeng buksan tong radiator cap. Mapapaso pa po tayo, madidisgrasya pa tayo. So, ganap ako ng medyo safe na lugar at yan, yung hindi nakakaabala. Then, pinalamig ko muna. Saka ako po binuksan. Ang pagbukas ko po, may tela po ako sa kamay. Kahit matagal na po siyang napapahinga, sigurista po ako eh. Tinukod ko yung kamay ko, saka ako inikot. Para kung may pressure man, sisingaw lang yon. Tapos papasingawin ko lang po siya. And then, saka ako tinanggal yung radiator cap. At yan, okay na nga po. Ngayon, kulang po sa tubig ito. Pupunta ako sa nearest gasoline station. Itatakbo po natin ito nang walang radiator cap para hindi magkaroon ng build up na pressure dun sa loob. Makakalabas lang siya. Babantayan natin syempre yung temperature. Kung tataas, kung medyo konting taas lang, diretso pa natin. Pagka medyo pataas na siya, then patayin ulit natin, pahinga ulit natin. Ayan, kung may mga malapit pong mahihinga ng tubig dito, pwede tayong humingi. Pero since nandito naman po ako sa highway at city, marami naman po dito ang gasoline station. So doon po siya itatakbo. Pero ayun nga po, kung meron kayong mahihingan naman, tulad dito, wala akong mahingian eh. Hindi ko maiwan yung mga bata dito para magpunta sa mga malalapit na mga katabing bahay. Hindi ko pwedeng iwan itong mga bata dito. Itatakbo ko na lang ito sa nearest gasoline station. Doon ako kukuha ng tubig para punuin itong radiator. Kasi nagkaroon na po ng air pocket, so may hangin na yan sa loob at wala nang tubig, for sure kulang na, kaya nag-overheat pa rin siya. Ayan, so pinapakita ko po sa inyo ito dahil para makita nyo na hindi porket mekaniko o gumagawa ng sasakyan ay exempted na sa mga ganito. Ang ano lang po, advantage namin ay alam namin yung gagawin, yung basic na gagawin. Kaya napaka-importante po na alam ninyo yung basic na gagawin sa sasakyan ninyo kung nagkaroon ng issue. Kailangan nyo po talagang aralin yung basic troubleshooting para alam nyo yung gagawin ninyo. Kaya po mahalaga na mag-research kayo, hindi lang po yung drive kayo ng drive. Eh paano po pagka sa mga medyo liblib na nangyari ito, hindi nyo alam yung gagawin nyo. Siyempre matatakot kayo dahil nga liblib, idadrive nyo ng idadrive na hindi nyo alam kung kailan siya safe at saka kung kailan siya hindi pwede i-drive. So mahalaga po na mag-research din kayo at meron kayong alam sa basic troubleshooting. Kaya nga po napakalaking tulong ng mga vlogger, yung napakalaking tulong ng mga nagsishare ng knowledge about dito sa mga basic troubleshooting ng sasakyan natin. Kaya po ini-encourage ko kayo na mag-subscribe sa YouTube channel natin and then i-follow nyo yung Facebook page natin para po matutunan nyo yung mga basic troubleshooting, repair and maintenance ng sasakyan ninyo. Napakalaking bagay po nito para hindi kayo kakabakaba pag nagta-travel kayo. At syempre po, i-share nyo nang i-share yung mga videos. I'm sure marami pong nangangailangan yan. At yan po, binusinahan ako ng anak ko. So pupunta na po kami sa nearest gasoline station. Tinetest drive nga natin itong ginawa natin na auto, sinetup natin. At okay naman siya, yun nga lang, yung sa bypass hose niya, medyo nagkaroon ng leak. So itatakbo ko na po ito, update ko po kayo mamaya ulit. Titignan muna natin kung mag-overheat pa siya pag nalagyan na natin ng tubig. Tubig, I'm sure tubig lang po ang kailangan nito. Good day mga boss! Ito, update ko lang po kayo. Ito na yung sasakyan. Ayun nga po, nakahanap agad tayo ng gasoline station kagabi. Nasa city naman din kasi ako, kaya madami naman dun pwedeng tigilan. Actually, kung kayo po, kung may makita kayong mga tao dun, pwede naman kayong makisuyo agad na humingi ng tubig. Ako, yun yung choice ko. Ayan. So, para safe din, tsaka para magawa ko yung, ma-perform ko yung dapat kong i-perform. Gumaganon po eh, no? Ayan. So, pwedeng-pwede nyo pong itakbo yan. Pag may mga ganun na medyo tumataas yung temperature gauge ninyo, tanggalin nyo lang yung radiator cap.
Pero alalay lang po sa ano, huwag kayong rev ng rev kasi baka maubos yung tubig, baka ibuluwak niya yung ibaba. Syempre may pressure doon, tapos gagalitin yung makina, may tendency na ibuluwak niya yung tubig. Chill lang, chill lang. Kumbaga i-enjoy nyo. Yan. At hindi naman na siya nag-overheat noon dahil tanggal yung radiator cap. So walang pressure buildup na nangyayari doon sa cooling system. At syempre hindi nyo pwedeng gamitin yun ng gamitin ng ganun lang, no? Baka mamaya sabihin nyo, pwede pala yun, tapos hindi na kayo gumamit ng radiator cap. Eh, mag-overheat pa rin kayo, po kayo niyan kasi vapor yan. Ilalabas niya yan diretso doon sa nguso ng radiator. Habang umiinit, nagbe-vaporize, lalabas niya ng ilalabas. Tapos iba pa yung kada rev mo na lalabas na tubig. So, pang-emergency lang po yung mga ganong sitwasyon. At least alam niyo yung gagawin niyo, kaya sinishare ko to sa inyo. So, pagdating ko sa gasoline station, hindi ko na pinatay makina kasi bukas naman na yung ano, yung radiator cap. Kumuha ako ng tubig, humingi ako doon, nakisuyo ako doon. Then nilagyan ko, pinuno ko yung radiator. Nung puno na, hinayaan ko lang siya na gano'n, umaandar. Tapos tinitignan ko kung may mga bubbles pa. Kasi for sure, nagkaroon na yan ng air pockets. Kasi nagkaroon ng leak ang cooling system. At syempre may pressure dun sa loob. Hinahayaan kong lumabas lahat. Yung bula niyan, papaano niyo pa. Pag may mga lumalabas na bula, ibig sabihin niyan finifill niya yung mga air pockets. Inilalabas niya. Tapos pinapalitan niya ng liquid form. So nung nawala na, tinakpan ko na siya ng radiator cap. And then, pinon ko na yung aircon. Tinignan ko kung mag-overheat pa siya. So, stay muna ako doon ng mga ilang minuto. Binabad ko lang na naka-andar, na naka-aircon. And wala nang overheat. So, nirev ko ng nirev. At wala na, hindi na rin tumataas yung gauge na talaga. So, sabi ko, okay, safe na. Then, tuwan-tuwa yung mga bata dahil syempre makaka-uwi na. Tapos, naka-aircon na ulit. Ayun, so, diretso na kami pa-uwi. Hanggang pag-uwi dito, wala na po siyang overheat. For sure, wala na rin itong overheat. Pero ngayon, iaayos ko yung hose niya. Papalitan ko na dahil matigas na yun. Ayan, para hindi na maulit yung nangyari. So, ayan po. Itong mga gantong scenarios po, huwag kayong kakabahan. Ang kailangan nyo lang po dito ay meron po kayong knowledge dito sa basic troubleshooting. Kaya napakahalaga po na mag-research din po kayo. Ayan, napakahalaga rin na i-follow nyo yung Facebook page ko at saka subscribe kayo dun sa YouTube channel dahil lahat po ito, ituturo ko lang. Lahat ng kailangan natin para dito sa sasakyan natin, mga sasakyan natin, ay i-share ko po yan. Marami na po ako na-share pero i-share ko pa po yan. At kung may mga katanungan pa po kayo, message nyo lang po ako, tutulungan ko kayo. And syempre, ihintayin nyo lang yung availability ko din dahil sobrang dami ko pong ginagawa, lalo ngayon. At kung may mga request po kayo na mga video, sabihin nyo lang po sa akin at ilaline up natin yan. Minsan po, yung mga hindi ko na pagbibigyan agad, eh dahil po meron yung mga request ninyo minsan ay kailangan, pag binaklas siya, kailangan papalitan na. Eh wala po akong sasakyan na pang ganun na magtatanggal ako para lang palitan. Eh, sayang naman po yung pyesa. Kaya naghihintay ako kung kailan may magpapagawa. Pero yung mga ano naman po, yung mga hindi kailangan na palitan agad, yan, ginagawa ko yan. Yan. Yung mga ano lang ba, yung pwedeng baklasin din, ibabalik ulit. Ginagawa ko po yan. So yun po, pag nag-overheat yung sasakyan ninyo, huwag kayo agad maniniwala na kailangan ng i-overhaul yan dahil head gasket na yan. Yan. Unless po naghalo yung tubig at langis, doon, kailangan yung papalitan yung head gasket. Pero pagka ganun naman po nangyari, nag-overheat lang, basic muna, basic troubleshooting. At eto po, nag-overheat at itinakbo ko pa, nag-overheat ulit, tapos tigil ulit ako. Hindi naman ibig sabihin na kailangan nang i-overhaul yan. Hindi po. At hindi naman po naghalo ang tubig at langis niyan. So yun po, kailangan nyo agad maagapan. Mas maganda talaga yung marami tayong nalalaman para hindi rin tayo basta-basta naloloko. So maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. Lagi nyo pong tatandaan. What goes around comes around. Yan. Kaya magpakabuti tayo sa kapwa natin. Ayan. Pero wag din tayong papaloko. Marami din manloloko. Marami din mapagsamantala. Ayan. So maraming salamat po, Nab Costumes.